Sa mga viewers ko dyan sa Pinas. Welcome to my channel. Nga pala, ang pag-uusapan natin ngayon or ang topic natin ngayon ay kung paano ako nakapag-abroad sa Middle East kahit 20 years old pa lang ako at kahit nakaband pa sa Pinas ang Dubai. So ganito nga, hindi ko naman talaga pinangarap na mag domestic helper dito, lalong-lalo na dito sa Middle East. Hindi ko talaga yun iniisip na, at mangarap jud talaga. Oy, ginoo ko. So, ang inano ko talaga ay factory worker sa Taiwan tsaka sa South Korea. Kaso nga lang, malaki ang placement fee. Tapos, marami pang lalakarin. Ganito, ganyan, ganyan. Kaso nga lang, wala pa akong malaking ipon kasi 2 years pa lang ako sa Manila nagpa-factory worker. Kaya ayun, nung dumating na yung passport ko, wala pang isang buwan, lumipad na ako dito. So, ganito nga yung nangyari, bakit ako napunta dito? Ano kasi, sumali ako doon, job hiring, PUAA, ano, maraming nagpo-post, yung mga domestic helper. May nakita akong post na ano, yung, bakit daw, kung kailan paalis na, tsaka pa nagba-back out. Eh, ako wala talaga sa isip ko na mag-abroad ako. Mag-abroad ako na domestic helper. Eh, kaso nga, pagod na ako sa pagpapaktory ko. Yung feeling ko, ano na lang, pag-uwi, tulog, kain, ligo. Ganyan ba? Yung routine mo, palagi na lang ganyan, ganyan. Nakakapagod din, nakakasawa. Kahit may sahod ka pa talaga, nakakasawa siya. So, ayun na nga. Ayun. Minessage ko yun siya, hindi ko yun siya kilala. Yung parang lakas loob ko lang ba, minessage ko yun siya na ano, pwede ba ako dito kahit 20 years old pa lang ako, willing kasi ako, tsaka passport holder na ako. Tapos sabi niya, chinachat niya yung agent dito. So, guys, wala pala tayong agency dyan sa Pinas. Kapag Dubai ang pinag-uusapan, walang agency sa Pinas. Ang agency ko dito, andito lang sa Dubai. Ang agency ko ay Al-Hazam Agency. Yun yung agency ko talaga dito. Then, nag-chat agad sa akin yung babae. Pwede daw kahit 20 years old pa lang ako. Eh, ano na sa kanila ngayon yun eh? Kasi passport holder na ako. Pag sinend ko lang sa kanila, through messenger, sinend ko sa kanila, pinicturean ko yung passport ko, yung 2x2 picture ko, yung whole body ko, sinend ko sa whole body picture, sinend ko through messenger sa agent ko dito sa Dubai. So, hindi ko talaga, wala akong ni isang kilala, walang nagsabi sa akin, eto, pasukan mo na agency. Lakas loob lang talaga ako, at naniniwala talaga ako kay God. Malaki talagang, tiwala lang kay God. Buti na lang. Magtiwala lang talaga tayo. Yun lang talaga ang pinaka the best. Magtiwala tayo, lakas ng loob. Dapat marami kang lakas na loob. Pag mag-abroad ka, maraming pagtitimpi. Nako. Tapos yun nga, pronasis na yung papers ko. Hindi lang siya umabot ng 2 weeks. Yun lang yung ginawa ko ha. Hindi ako naglalakad, nag-a-apply, ganyan. Hindi. Cellphone lang, nasa bahay lang ako, tumatawag lang sila, ganyan. Tawag lang sila na, yan na yung flight mo. Pero guys, alam nyo, gusto ko na talagang mag-back out nun. Kasi ang nangyari, example, yung flight ko 26. 26, sabi niya, 26 daw flight ko sa NAIA. Ang nangyari, naging 3. 3 na naman daw ng April 3 ba yun? O April 3, 2019, sabi niya sabi ng agent ko dito, April 3 daw kasi daw, nalipat na daw sa Clark yung flight ko. Kasi, syempre, hindi, nakaban tayo eh. Kaya, maraming tao yan sila sa airport dapat. Kasi, bawal nga magpaalis ng DH papuntang Dubai kasi nakaban tayo. Di ko alam kung bakit tayo nakaban. Bakit nakaban yung Pilipina, Pilipinang DH papuntang Dubai. Di ko alam kung bakit nakaban. Basta, yan yun sila, may mga escort yan sa airport. Kailangan talagang magka-escort yan sila sa airport kasi sila yung tumutulong para makalabas tayo. Kasi pag walang escort sa airport, mahold ka. Aanuhan ka nila, pag papuntang Dubai, tatanungin ka nila kung may savings ka ba,
Anong ba't ka pupunta doon? Anong gagawin mo doon? Yun ako, tinanong ako. Tapos, yun nga guys, saklay niya naman daw guys. Tapos sabi niya, sabi, tinext ko yung agent ko, sabi ko, pag maulit pa to na sa ibang lugar, kasi nga, ano ba, syempre, pag first timer ka pa, ang dami mo, hala, baka ma-rape ako doon, hala, baka bugbugin ako katulad ng iba, baka mapatay ako, ganyan, uwi ako, uwi, papunta ko doon. Excited, pa-uwi ako dito, patay na, ganon, yung iniisip ko ba. Pero syempre, pray ako, para kung tanga natin yung paalis na ako, di paalis na ako ng Pilipinas, hindi ako makatulog, yung puro cellphone lang ako ng cellphone, ganon. Natutulog ako, ano na, madaling araw, hanggang hapon, ganyan ako dati. Kaso hindi naman umabot isang buwan yun kasi nag-flight na ako. So yun guys, if April 3 na naman sa Clark, sa Pampanga. So, nalipat na naman ulit guys kasi hindi na naman doon. So, lumipad na naman ako dito. Ay, nalipat kami sa NAIA na naman. April 5 ba yun? April 5, ganon. Ang nangyari guys, hindi na naman kasi yung return ticket, wala kaming return ticket. Yung ibig sabihin ng return ticket na yun, parang ano lang, pakita lang yun na return ticket pero hindi mo yun gagamitin pabalik ka ng Pilipinas. Pakita mo lang yun kasi diba tourist visa ka lang, isang buwan ka lang dito, kaya kailangan may return ticket ka. So yun yung nangyayari sa akin. Eh wala kaming return ticket nun, dalawa kami nun, wala kaming return ticket. Hindi talaga ako nakipag-cooperate sa kanila, yung parang wala lang yung isip ko, yung parang gusto ko nang tumakas, ganyan. Binlock ko na nga yung number ng agent ko sa akin para hindi na siya tumatawag kasi gusto ko nang umuwi sa apartment ko, iyak na ako kasi nga ayo, gusto ko na talagang umuwi kasi masakit na ulo ko, wala pa akong kain kasi nga flight na nga, 'di ba? Wala pa akong kain, ganun. Tatakas na sana ako nun. Eh, kaso lang, wala akong pera, pa-uwi. Wala akong pera, pa-uwi ng Bulacan. Tawag na ako ng tawag sa ano ko. Kasi nga, iyak na nga talaga ako ng iyak. Iniisip ko, yung ano lang naiyak, yung parang emotional ka lang, ano ba to, ganyan. Iniisip ko, pag uuwi ako, yung mga damit ko, binigay ko na sa kapatid ko, ganyan. So, pero iniisip ko naman kung uuwi talaga ako, makakabili pa naman ako ng damit. Kaso nga lang, ang iniisip ko din, yung tiwala. Tiwala yung iniisip ko. Yung tiwala ng agent ko na lilipad ako dito. Yun talaga. Pag gusto mong mag-abroad, kapag nakapag-decide ka na ng mag-abroad, nabigay mo na yung passport mo, na-process na nila, yung pa-flight ka na, may visa ka na. Guys, maawa kayo sa agent nyo. Huwag kayong mag-back out. Kasi nagpapatulong kayo eh. Sa inyo din naman yan. Nagpapatulong kayo, tapos nag-back out kayo. Paano na yan? Yung perang ginastos nila, diba? Yung perang ginastos nila, naisip nyo ba yun? Yun yung inisip ko, yung baka mawala yung tiwala nila sa akin. Pero, anon pa rin yung doubt na, uy, first timer ako, bakit ganito? Baka sign na to. Kasi nangihingin talaga ako ng sign ni God nun. Hingi ako ng sign na, God, bigyan mo ako ng sign na ganito, ganyan, na maganda ba na mapuntahan ko dito, pa-flight mo ako, pero pag hindi, wag mo na akong ipa-flight, ganun. Pero yun, ilang beses talaga ako na hindi na-flight nun, kasi nga, wala kaming return ticket, palipat-lipat yung destination namin, palipat-lipat ng, ano kami, Clark, Manaea man, ganun. So, ang nangyari guys, hindi yun natuloy kasi walang return ticket. So, pumunta kami doon sa ano, nagtanong kami kung kami na lang kukuha ng ticket namin, magkano. Sus, Mario Josep, 120,000 papunta pa lang dito. Kaya, next thing na naman siya. So, tinawagan ko yung agent ko, in-unblock ko siya, tinawagan ko siya, uuwi talaga ako. Uuwi ako sa apartment ko kasi gutom na ako. Iba talaga din naman kasi ako, ano eh, yung hindi ako makakatulog po nasa ibang bahay ako, ganyan. Yung parang iniisip ko, uy, 2 years pa ka akong hindi makaka-uwi ng Pinas. Gusto kong sulitin pa, gusto kong makasama yung taong mahal, yung mahal ko sa buhay, ganyan. Pero hindi naman ako umuwi ng ano, hindi naman ako umuwi sa pamilya ko, sa anak ko, hindi ako umuwi. Kaya nga, pagdating ko dito, nagsisi ako na ba't hindi ako umuwi. Kasi 2 years ako sa Manila, hindi ako umuwi sa amin, nagpapadala lang ako ng pera, tawag-tawag, ito ganyan lang. Ganon, kaya pagdating ko dito, nagsisi talaga ako, ba't hindi ako umuwi kasi namimiss ko na yung anak ko, mahal pa ba ako ng anak ko, ganyan. Ang daming tanong ko sa isip ko kung bakit ganyan. Ayun, pumayag naman yung agent ko na umuwi ako.
umuwi ako sa apartment ko lang sa Bulacan. Ayun, umuwi ako doon. Tapos, binigyan niya kami ng pamasahe, pangkain namin habang wala pa kaming flight. Hanggang pagkakinabukasan, guys, ay pagkakinabukasan ba yon? Anong oras flight naman? Mga alas 10 ng umaga, ganun. Nabumayahin na ako, nag-LRT pa ako para hindi ako malate. Pero ang nangyari, guys, tumawag ako doon sa ano namin, yung sa nag-ano, nagtulong-tulong lang namin pa para makalabas, makaalis kami, yung nag-escort sa amin. Tumawag ako, guys, ang nangyari, hindi na naman daw, kinabukasan na naman daw yung flight. Kasi hindi nakabili ng ticket, naubusan na daw, sabi nila. Ewan ko kung totoo yun, basta yun na yun. Pero, yun nga, bumalik, may ano naman, may hinanakit na naman ako. Bakit ganito, ganyan, parang ayaw talaga ni God, ganito, na umalis ako, ganyan. Pero ayun, bumalik pa rin ako sa apartment ko. Pagka kinabukasan, yun na, natuloy na, April 7, natuloy na talaga siya. Nag-flight kami. Ayun, kailangan talaga yan siya, yung April 7 talaga sa NAIA, natuloy na yun yung flight ko. Kailangan talaga pag pumunta ka ng Dubai, nasa Middle East, ganyan, pag, or mag-abroad ka kahit sa ang sulok ng bansa, kailangan mo lakas ng loob mo, tiwala mo kay God, tapos magtiwala ka lang sa agent mo, sabihin mo lahat kung anong gusto mong sabihin, wag lang yung masasakit na sasabihin mo, ganyan. Tapos, yun nga guys, pag nakaband tayo, pag nakaband, di ba, nakaband yung mga Pinay papunta sa Dubai, nakaband yun. Hindi yun, kahit nakaband yun, marami pa rin silang mga ano eh, yung mga escort, yung nagtatrabaho talaga sa NAIA, sa mga airport, nagtatrabaho dyan. May mga connection-connection yan sila, kaya nakakalabas, may maraming nakakalabas pa rin na nag-DH papunta sa Dubai. So ako kahit 20 years old ako, tourist visa kasi siya. 18, basta kahit ilang taon ka, basta tourist visa lang yung pinunta mo dito, pwede kang mapunta ng Dubai. Hindi ka naman nila aanuhin. Kaya yung tourist visa ka, ikukulong ka nila, tourist visa ka lang. Magtatanong lang yan sila guys, dun sa nagbabayad kami. Sa terminal fee ba yun or travel tax ba yun? Nagbayad kami ng 1,620 doon, tinanong kami na ano. Saan kayo pupunta? Sino pupunta niyo sa Dubai? Sabi ko lang, ano, mag-vacation lang, pupunta ako sa cousin ko, ganyan. Tapos, sabi niya, oh, sige, okay. Tapos nung nag-visa reading na guys, pinabalik pa ulit kami. Kasi nga, pa Dubai siya, hindi pwede ganyan, kasi nga nakaband. Pero hindi naman, wag niyong sasabihin sa airport talaga na magtatrabaho kayo dito or magdi-DH kayo sa Dubai, wag nyo sasabihin. Kasi pag sabihin nyo yun, ewan ko lang kung ano mangyayari sa inyo. Basta ako, hindi ko talaga sinabi yun kasi alam ko sarili ko na nakaband ang Dubai. So, ganun nga siya guys. So, ang nangyari nun, sabi sa reading na siya, tumawag lang kami sa escort namin na nasa airport. Tumawag kami na pinabalik kami ganyang oras kasi nga, ay, hindi daw pwede, ganyan. Ayun, yung escort lang namin yung, syempre, connection lang yan, binayaran, ganyan sila. Syempre, sino namang may gustong makipag-connection sa mga ganyan na alam lang nakaban, tas sino bang may gustong ganyan, diba, kung walang tip, ganyan. Syempre, may tip din yan. Alam ko namang may tip yan. So, ganyan nangyari. Tas bumalik kami ng oras na yan, okay na, nag-check-in kami, okay na siya. Okay na lahat. Okay na yung pag-check-in namin, ganyan. Kailangan lang talaga lakas ng loob. Tsaka hindi na, dito talaga sa Dubai, basta 18 years old ka lang pataas. Tsaka yung agency mo, okay na 18 years old ka pataas or 20 ka pa lang, di ba? 23 naman talaga ang mag-a-abroad, lalo na pag-DH. Kaso nga lang, ano to eh, nakabanto. Yung ano lang, yung anuhan lang sila kung ilang taon, basta hindi yung sobrang payat, sobrang malamya. Guys naman, kung alam nyo sa sarili nyo na sobrang payat-payat nyo, huwag na kayong mag-abroad, magpataba muna kayo, magpakalusog muna kayo kasi mahirap talaga dito. So, yun nga guys, pag andito ka na, kailangan mo lang talaga cellphone lang talaga. Hindi, buti nga napuntahan kung amo mabait. Free wifi lahat, sana kapunta, wifi, ganyan. Kahit dito sa bahay, palagi lang ako kumakanta. Mabait naman talaga yung amo ko, sobrang blessed. Sobrang napaka ano. Yun nga guys, pag-uusapan naman natin ngayon. Sobrang blessed ko talaga dito sa amo ko. Kasi
Napakabait pa. Yung alaga ko pala, guys, apat sila. Ay, tatlo lang sila, pero yung amo ko manganganak na. So, apat na sila. Kumusta na kaya ako neto? So, yun lang, guys. Yun nga, yun lang. Yun yung topic natin sa may gustong mag-abroad. Sa may gustong mag-abroad dyan, mapunta dito sa Dubai. Kailangan nyo lang lakas ng loob. Tiwala talaga sa taas. Tiwala talaga kay God. Magtiwala ka sa agency mo. Magtiwala ka sa nakakausap mo. Siyempre, kung may ano, nagkinakabahan ka, magtanong ka. Magtanong ka lang ng magtanong. Hindi naman sila magagalit. Tanong ka lang ng tanong. Pero, wag yung tanong na, ano na ba, yung below na, below the belt na ganyan. Wag yon, sobra na yon. Ayun ano lang, yung tanong lang na pang trabaho lang, ganyan. Okay guys, thank you! Thank you pala sa nanonood, sa may tanong pa about dito sa Dubai, about sa anong trabaho, anong klaseng trabaho, ano ba talaga yung tinatrabaho mo, ganyan, ganito. Tanong lang, mag-comment down lang kayo para masagot ko or ma-vlog ko ito ulit. See you guys! See you to my... another vlog. Bye-bye!